Okay guys, so bago tayo mag-proceed sa ating topic kung paano mag-remit or mag-cash in using Lazada, ayan, meron lang akong dalawang apps na ituturo sa inyo guys. Itong dalawang apps na to guys, napakaganda. So every time na mag-remit ka or magka-cash in ka or mag-o-order ka using Lazada, tapos makakakuha ka ng cashback. Alam naman natin siguro guys kung ano yung cashback. Ayan, kapag nag-order tayo, meron tayong makukuhang percentage sa amount na, dun sa amount na in-order natin or dun sa amount na ni-remit natin. For example, nag-remit tayo ng 500, meron tayong percentage na cashback. Meron percentage na cashback na binibigay itong dalawang apps na to. Kaya napakaganda. So, every time na gagamitin natin yung ating Lazada or mag-remit tayo or mag-order, open muna natin itong dalawang apps na to guys. So, ang unang-unang apps guys, itong si ShopBack. Ayan. Matagal mo lang gamit to guys. Napakaganda. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ayan, meron akong, ayan, diba, wow! Napakaganda. So, sa mga wala pang ShopBack dyan guys, sign up ka na. Ilalagay ko yung link dyan sa ilalim itong video description. Sign up ka lang. Then, after mo mag-sign up, ayan, open mo siya. Then, naisipan mo pa mag-remit or mag-order, open mo lang muna guys itong si ShopBack. After mo ma-open guys, hanapin mo si Lazada or Shopee kung ano yung ginamit mo. So, dahil Lazada yung ating topic, ayan, kiklik mo lang guys, click mo lang yung Lazada. Click mo lang si Lazada. Then, continue store. Okay? Continue store, then continue app. So mapupunta ka na guys, automatic mag-o-open na yung ma-o-open na yung ating Lazada apps. So ayan, tingnan nyo guys ha. Ayan, 'di ba? Oh, Lazada, nag-open siya automatic. So kapag nag-open guys yung Lazada automatic, pindutin niyo lang itong toldok, then home. Okay? So then search nyo na guys kung ano yung orderin ninyo. Diyan, search nyo, mag-order na kayo, mag-add cart na kayo. Ayan, ganun lang. Then so, dahil ang topic natin ngayon ay mag-remit or magbayad ng bills. So, syempre, ang i-click nyo, ito, si load bills and e-coupon. Mamaya, papakita ko sa inyo yan. Etyo, ganun lang guys ang paggamit ng ShopBack. Okay? After nyo ma-place order yung inyong order or yung inyong remit, ayan, close nyo lang or back kayo dito. Pag-back nyo guys. Ayan. Pag-back nyo kay ShopBack. Okay na yun guys. Ganun lang siya kadaling gamitin. Then wait na lang kayo guys ng inyong cashback. Okay. So kapag nga pala guys, new user ka rito at bagong sign up ka lang, meron kang makukuhang sign up bonus na 100 pesos. Bukod sa makuha mong cashback bawat remit mo, ay may makukuha kang cashback. Okay, so ayan yung nakuha ko guys ng cashback. Ayan, ayan yung unang apps. Okay, so yung second apps guys, etong si SOCIALGOOD. Etong si SOCIALGOOD guys, nag-update kasi siya. Dati napakadali lang niyang gamitin. Pero ngayon, kailangan, may mga requirement na siya. Pero same lang kay ShopBack, na nagbibigay siya ng cashback. Ayan, pero mas malaki ang bigay nito guys. Mas maganda tong si SOCIALGOOD. Kaya lang ngayon, naghihigpit na sila. Meron na silang requirement. Ayan. Meron na silang requirement para makagamit ka nito. So, kung bago ka lang guys at wala ka pang SOCIALGOOD, link dyan sa ilalim nitong video description. Sign up ka lang dyan. Ayan. At kung paano gamitin, same lang kay ShopBack. Ayan guys, oh, pili ka lang. Kung Lazada, okay, click mo lang yan. So, ayan. Ayan guys yung bagong requirement ni SOCIALGOOD. Etong si SOCIALGOOD guys, napakaganda nito. Mas maganda pa nga to guys dun kay ShopBack. Kasi guys, etong si SOCIALGOOD ay isang cryptocurrency. Si crypto guys ay
parang for example, abigay tayo ng example. For example guys, dollar. For example, meron kang $1 ngayon na itabi mo. Alam naman natin guys na ang dollar ay bumababa at tumataas. For example guys, nakapagtabi ka ng $1 ngayong buwan na to. Then tumaas next month or bumaba. 'Di ba? Pag tumaas, for example, kung tumaas, swerte. Pag bumaba, malas. So, ayun nga, abang-abang. Ang ginagawa namin dito guys, nag-aabang kaming tumaas. So, napakaganda. Yung iba nag-hold talaga napakatagal. Kasi guys, napakaganda talaga nitong si Social Goods. Pwede siyang tumaas. Ayan. Baka after 5 years guys, napakataas na nito parang si Bitcoin. Okay? So, ganun lang guys pag paggamit kay Social Goods. Kaya register na kayo guys habang maaga. Habang mababa pa siya. Actually, tumaas na siya ng konti. Pero, may itataas pa to guys. Kaya habang maaga, sign up ka na. Nandyan lang yung link sa ilalim nitong video description. Okay? So, ayun lang guys. Ayan lang yung dalawang apps na pwede natin gamitin bago tayo gumamit ng Lazada or Shopee. Or bago tayo mag-remit. Okay, para may makuha tayo guys na extra income na cashback. Okay? So, ayun lang guys. Proceed na tayo sa ating topic. Para sa mga food panda riders dyan. Tsaka sa mga gusto magbayad ng bills. Any bills guys, pwede. Loan, water bill, electric bill. Ayan. Credit card bill. At marami pang iba guys. Ayan. So, dahil nakikita ko guys sa isang group na maraming nagkakaproblema sa Dragon Loan. Ayan, kaya gagawin ko itong video na to para makatulong sa mga foodpanda riders natin dyan. Okay? So, let's start. Open natin guys yung ating Lazada apps. So, make sure na meron kayo Lazada apps. At kung wala kayong Lazada apps guys, register na kayo. Pwede yung gamitin guys yung aking referral link. Ilalagay ko na lang dyan sa ilalim nitong video description para makakuha din kayo ng mga ng bonus voucher for new user. Meron guys, meron kayong makukuha. Okay? Close mo yan. So, unang open ganyan. Pag meron kayong old account. Pero pag new account, magpa-prompt dyan guys na meron kayong makukuhang new user bonus voucher. So, paano tayo magbayad ng bills natin dito? So, punta lang kayo dito guys. Ayan, makikita nyo naman. Ayan o, load bills and e-coupon. Okay? Click nyo yan. Okay, so mapupunta kayo rito sa digital goods. So, syempre, pipiliin natin bills. Any kind of bills po. Okay, meron dyan. Ayan, yung mga uri ng or kind ng bills na pwede natin bayaran. Cable, internet, credit card. Okay, so syempre, pero papakita ko muna sa inyo para sa mga foodpanda riders dyan or mga delivery rider dyan. Napakita ko muna sa inyo. Kasi guys, nag-post ako dun sa isang group. Manghihingi ako ng account number para nga matest itong Lazada. Kasi gagawa ako tutorial. At saka meron akong voucher guys ng Lazada. Makaka-discount kayo. So malaking tulong yun guys. Ayun ang kagandahan dito kay Lazada. Tsaka Shopee pwede guys. Yan, pwede kayo gumamit ng voucher. Kaya sa mga na mong problema dyan na meron charge na 15 peso, 10 pesos sa GCASH. Ayun. Pero sa ano guys, sa 7-Eleven click, wala ata siyang charge. Kaya dun halos lahat nag-remit. So, ayun. Napakita ko muna sa inyo guys kung paano mag-remit using Lazada apps. Ayan. So, punta kayong loan. Click natin loan. Then, hanapin natin si Dragon Loan. Ayan. Dragon Loan. Okay, ayan.
So kailangan dito guys ng account number. So ito na nga yung aking hinihingi dun sa aking post guys na pinost ko sa group ng Foodpanda. At napagbintangan pa nga akong scammer. Mamaya papakita ko sa inyo yan guys. Tsaka yung pinagsasabi nila, kayo na lang maghusga doon. Okay, so kailangan account number, account name, then amount. So, meron namang nagbigay ng account number. Ito guys, ayan, nagbigay siya ng Dragon Loan account number. So, ayan nga guys, oh, in-screenshot niya pa. So, ayan, click wallet yung gamit niya. So, sa click wallet guys, ayan. So, sa click wallet, ang nakalagay, reference number. Then, contact number, then amount. Ayan yung ilalagay. So, ito yung kanyang account number. So, ayan yung ilalagay natin kay Lazada. Yung reference number, ayan yung ilalagay natin kay Lazada. NF0A F546 NF0A 5A 5F 46 tama. Ayan. Mobile number. Ayan. Sample lang naman to guys, test lang. Hindi natin ipoproceed. Okay, try natin 1,000. Ayun, wala. Walang charge. Dragon loans. Ayan, oh. Dragon loan. Okay, pag 1,000 guys, wala. Try natin below 1,000. 900 ka mo. Wala pa rin. 100. Ah, wala. Tinanggal na yung charge. Ah, tinanggal na. Wala na siyang charge. Try natin 300. Ah, wala na. Ayos. Okay, so wala na siyang charge guys. So, ayos na siya. That's in nakaraan, tinry ko meron 5 pesos charge eh. Ay, 15 pesos. Pero ngayon, wala na siyang charge. Try natin continue. Bill information error. Okay. Nga pala. Minimum 500 nga pala to guys. Kay Lazada, pag nagbayad kayo, minimum 500. Ayan. So, wala naman siyang charge. Kaya siya nag-error kasi guys may minimum na 500. Kaya nilalagay ko guys, na 300 kasi nga meron akong voucher na minimum 300 tapos may less siya na 50 pesos. So ayaw yung 300, minimum 500 pala siya. So try natin, continue. Ayun, so nag-proceed siya. Okay? So ayan yung itsura niya. So kailangan natin i-place order yan para mag-proceed for payment na. Diretso na yan. Pero, bago natin yan, bago nyo i-proceed yan, merong input box dito guys. Ayan o, input box. Yan. Maglalagay kayo dyan ng voucher code. Kung mapapansin nyo guys, di ba 500? Walang charge. Walang charge ngayon eh. Di ko alam kung ngayon lang yan. Pero, nung nakaraan, 15 yung nakalagay dyan eh. 15. Pero ngayon, wala. So, ayan guys. Ito yung sinasabi ko. Pwede kayo maglagay ng voucher dyan para makaless kayo. Lalo na kapag may charge, di ba? Ayan. Depende sa voucher na ilalagay mo. So ako guys, meron akong voucher dito. Okay, yan guys, ito. Yan, then apply. Okay, so ayun guys, mapapansin nyo, voucher code applied, save, 50 pesos successfully. So tignan nyo guys yung total amount, 450. So nakaless tayo ng 50 pesos. Ito pa maganda guys, kapag ang maganda pa rito, for example, ang i-remit mo worth 3,000. Yung 3,000 na yun guys, pwede mong hati-hatiin, tagpa 500. So, sa 3,000, meron kang 6 na cut, tagpa 500. So, 50 times 6, meron ka ng 300 na maliles.
'di ba? Napakalaking tulong na 'yun, guys. Sa 3,000 mo, 2,700 na lang yung babayaran mo. 300 agad. May 300 ka na agad. Wow! Yan. Okay? So, ganyan, guys, yung pag remit or pag cash in sa using Lazada.